natin kung damage sa damage, maybe bigay na damage talaga eh, kasi may backup dito si Esmeralda. Pero ito na yung game number 2. Mga kaibigan, Kingpin sa blue side, red side naman ng NXP Predator Solid, Chester for the Grok. Yawi para naman sa kanyang Valir, H2 para sa number 1 carry, MB para dito sa X-Borg, at Renny J para sa kanyang Kaja. Ito naman sa ating blue side, yun ang Kingpin's Crown ang gagamit ng Thumb. Super T naman again with the high low scram with this Esmeralda Majo, all that Rafaela, and 619 for the Kimi. Ito yung ano kinagandahan sa lineup ng Kingpin's, guys. Sobrang bilis nila makakapag-push dito if ever. Pero ang kinagandahan naman sa counter pick dito ng Expertor Solid is this Valir. So kailangan dito yung Valir maging sakto lahat ng bato niya para automatic crowd control and damage para sa kanila. At ito na, ang crack natin dito at si Yawi. Super Solid ang laban dito sa ating buff side, and walang casualty, guys, although ilang players yun na nag-contest pero hindi naging successful for Kingpins. Nako, nakita nyo naman yung ginawa nung carry. Sila naman yung kumuha ngayon. Isipin mo, dalawang buff yung nasa kamay ng NXP Predator Solid ngayon. So, talagang gigil na gigil ang mga tropa ng NXP sa ating game number 2. And dito naman sa Kingpins, medyo nagkaroon sila ng onting error. And hindi onte, malaki yun for the early stage of the game. Pero kahit pa paano, yung kalamangan pagdating sa pera, eh meron pa rin. 300, 400. Yung nangyari doon, yung Esmeralda naman yung nabigyan ng space kasi majority ng rotation nila napunta doon sa red buff side or orange buff na NXP Predator Solid. But anyways, guys, sinabi ni paring Irv dito, yes, Kingpins is on the upper hand in terms of gold. It's just not for Kingpins, kailangan nila iwasan yung mga ganong klase ng rotation kung gusto nilang mag-agaw. Kasi yun yung mga possible, kita natin kanina yung export, delikado yun kung naging solid yung button na export sa kanila. Tapos may Valir pa. So, medyo negative. Medyo negative uminvade lalo na kung may alam nyong may Valir yung kalaban. Kasi the more na mas marami kayo, kahit sabi mo may Hylos at revitalize ka, nakita nga natin kanina, Hylos revitalize nila pag, pero nahirapan pa din silang kuhanin, di ba? And napunta nga kay Yawi yung buff plus dito naman, eh mapupunta kay 619, pero pinasok na ni Renny J. Medyo nakapag-flicker out lang din yung Thamos dito, medyo naligtas siya. And Kram, mukhang kailangan lang dumistansya ng bahagya kasi pagka nangulit siya kay H2, pwede siyang pagbigyan dito. Medyo masakit na, kita mo yung damage. True. Pero kita natin dito for NXP, guys, sila yung nag-a-advance actually against Kingpins kahit lamang dito yung Kingpins pagdating sa gold. So malalaman natin yan for NXP Predator Solid. As early as daw, kailangan makakuha sila ng rotation against Kingpins kasi for sure yung Esmeralda dito tumataba. Sobra yan. Isipin mo, kadya lang katapat niya, kayang-kaya niyang puhuin yun eh. Kayang-kaya niyang patulan talaga yun. Kasi ang magagawa lang naman nun is i-hold lang yung linya. So, kailangan dalawan din nila yung bottom lane para sa Kingpins. Para kahit pa paano, mapilitan si Kaja na makapagpalit or sumama na lang. Para ma-open yung linya. Fight. Kasi ngayon yung Esmeralda talagang open na open. Yung gold din, majority, most probably, dito sa side ng Esmeralda ng Kingpins. Or actually, nahihirapan nito yung Esmeralda para mas madaling na itindihin. Okay, So nag-wild charge dito si Chester, pero yung Lido Wanderer, ayan, na-secure pa rin ng Kingpins, guys. And this is the first turtle of the match. We have here NXP Predator Solid taking this one for Kingpins. Sobrang malayo sila para mag-contest. Oo, medyo malayo. Pero at least, nabibigyan ng space yung bottom lane. Pero ang problema, H2 naman, nakakakuha ng objectives, which is good. Mga kaibigan, Last Insanity na ibigay, mukhang napatay pa yung kanilang super team. Susunod nga daw ba si Crown? Pero H2, buro pa ang buhay. Merong buff pa ng turtle dito. Madyo, uy! Nabigyan, pero Esmeralda, pasok sa backline. H2, kanyang gustong unahin. MB, nandun din sa bandang gilid, nakapag-flicker. Ay, nakapag-flicker in. Pero hindi, nagkulang pa yung damage. Pwede kang patayin. Dito ni H2, Kimi mo may racketing dito, mama, ng bahagya. So, ang nangyari is 3-for-1 trade. Medyo negative, bis. Pero ano ba, sakita natin doon, sumama na si Esmeralda sa laban at kamutika niya pang mapatay yung isang, Pumutok na yun! Guys, pumutok at nabigyan dito ang isang Rafaela ng Kingpins sa 3-3 ang ating score. May laban dito ang NXP Predator Solid pagdating sa teamfight. Talagang gaya na sinabi mo kanina, 2-0-1 for this carry. So yung gatong 2-0-1, ayaw mong, kung ikaw yung Kingpins, ayaw mo na ganun yung nangyayari sa carry kasi gusto mo na siya yung unang mapapatay. Mapapatay. Munti ka na nga eh. Munti ka na kanina. Na-flickeran pa nga ni Esmeralda pero may mid lane turn din kasi. So katulad na sinabi mo, ayaw mo talagang makakuha ng kill. Especially the top 1 carry ng Pinas, which is comfort pick niya to. So malaking bagay na makakuha ng 2 kills agad dito sa H2. Oo.
At tignan natin guys kung paano magiging sagot dito ng Kingpins. Actually, lumiliit yung kalamangan. Kanina medyo malaki na yan against NXP Puerto Solid. Pero ito, nakita natin sa bottom lane side, mukhang labanan na to. As early as daw, kailangan tigilan talaga yung Esmeralda or else may hirapan sila. Item check nga tayo saglit. Okay, for the Esmeralda guys, okay, padiretso siya dito ng calamity. Pero 2.7k gold against 3.9. Lucky? Ang kamangan ni H2, malaking kalama ngayon guys. At another title objective na naman yata ang hindi mako-contest dito ng Kingpins. Para sa ating laban, we have Renej here for the zone. Ako. Ayan na. Yan. Pero ito na si Super Team. Bakit di naman ito? Last Insanity! Last Insanity! Has been taken here by Kimo. May racket na kakibigan ko to this match. And then, it's me! Polystormer for Kram naman. Nahila! Plus the Flicker here talaga. Nadali pa. Wild Charge. Isa mo pa. Si Manchester natin dito. And a kill for NXP. Buhay pa, guys. Buhay pa. Buhay pa mga kaibigan. H2 dito. Nabibigay pa ng damage. Crown sinasalo yung mga Pidget Spinner. Nakaibigay ni H2. Pero Super Team, nasundot ng bahagya. Pero ikaw mamatay mo yan. Mega kill. Para kay H2. So maganda ang pinapakita ni H2 dito. Wala pang napapatay para sa next Predator. Pero ang problema, nakuha naman nung Kimi yung ano, yung Turtle. Yung Turtle, pero para sa akin, good trade. Good trade ngayon, good trade, sobra. Sobra. Good trade kasi ang daming na ano dito, tapos na-open yung ibang lanes ng Kingpins para mapag-farm dito NXP Predator Solid. Good trade yung pinakita dito ng NXP Predator Solid at saktong-sakto yung pagkakadating. And sakto din talaga yung Flicker plus Divine Judgment ni paring Renej natin doon at Esmeralda pa yung napigilan nila on that clash. Sa gitna kasi medyo asymnology pero Renej mapapatay dito. Agad-agad yun at mukhang aalis na lang yung tropa ng NXP dahil lugi nga sila. Apat yung kalaban nila, medyo marami yun mga idol pero mabalik tayo dun kanina. Sa middle lane kasi, pumasok yung Esmeralda kasi gusto niyang i-burst down si H2. Ang problema, may turret pa dun and si Kaja dito hindi pa nagbibigay ng... hindi pa nagbibigay ng ano, ng Divine Judgment. So, naging bait yun. Parang bait na lang. Sige, punta ka dito. Hihilahin kita. Burst down ka nung isa namin kakampi. Pero ito, top lane. Pero top lane, guys. Masakit na rin yung Kimi. Pero masakit yung putok nung red. Kimi na cone. So, kailangan yung Esmeralda makita ng NXP para alam mo na mag-iba yung targeting dito ng Esmeralda solid. Pero anyways, guys, napatay sa Chester magagaling sa likod na 5 charge. Nakapatay pa nga doon calling naman para kay Krabs may bandang likod at double kill para kay Chester dito at free hit ang players come from NXP nadali pa 619 at last man standing for Kingpins ay ang isang Esmeralda. So balik siya siguro sa bottom lane, mas maganda para masira pa yung Santore. Tahimik muna siya dun tsaka na siya lumabas pagka medyo kailangan na sa ngayon kasi do kailangan naman siya ngayon pero kasi ang nangyayari the more na pinipilit nila the more na nagkaka-error sila. Tignan naman yung level ni H2, level 13 na ang isang carry. Tapos hindi pa siya napapatay with the 502. Tapos lahat ng objectives nasa kanya. So, tapos naka-flicker din pala. So, pag-inalanan siya dito ng Esmeralda, tapos bitin niya Esmeralda, tapos pag wala siyang flicker, automatic parang mahihirapan dito yung isang Esmeralda. Kasi, tapos free hit lang yung isang carry. Pero anyways guys, kita natin si Chester dito. Halos pala na buhay. And speaking of Chester, siya talaga yung bayani sa 4-man na patay doon ng NXP Predator Solid kasi nanggaling siya sa likod. Pinraso no? Literal niya lahat. Pagkauntog niya doon sa bato, parang wala na masyadong buhay. Tapos pre-hit si ano, pre-hit doon si Kari. Kaya naging maganda yun para sa kanila. Pero dito, 619 naman. Kahit pa paano, pumapalag at pumapalag din. Pero ito na, hila pa yung isa, mga kaibigan. Uy, nakita mo yung buhay ni Crown! Nakubos na! Tamos yun guys, alam natin na medyo makunat din talaga yung Tamos. I guess for Kingpins dito, kailangan na talaga nila mag-invest ng isang item para ma-counter dito si H2. Kasi guys, this is golden stuff, endless battle para sa kanya. No. Papansin natin yung item dito ng core heroes ng Kingpins. Kulang na kulang pa kung magkakaroon ng match up pagdating sa free hitan. Kumbaga talagang babalagbag dito yung carry damage eh. Tama. True damage pa yung tumatama sa kanila. Diba? Pero dito naman, Kimi, pabuo na ang kanyang Holy Crystal. So, asahan natin yung magical damage ng Kimi. Medyo lalakas. So, Renej manggagaling sa backlane. So, tignan mo si Chester kung paano niya pinwestuhan. Mga kaibigan, nauntok pa yung dalawa. Plus the last insanity, 619 will go down. Mga kaibigan, may nahila pa dito. Divine Judgment, pero nailapag yung Revitalize. Papalag si H2, boy na boy! Boy na boy, mga kaibigan!
Ang sakit, guys! Ni paring H to dito. Alam nyo na kung bakit Philippines number one carry si paring H2 natin ng NXT Peter Solid. No. Ang dami nilang kalab... Comment, pero comment, best kay Chester talaga. Totoo, totoo. Nawala sa puto ni Jimmy eh. Pinrun tayo na talaga, tas nag-flicker pa siya doon, tas wall charge, automatic kaltag, at ang sakit, guys. Napakasakit ng ginawang yun ni Chester. Chester MB connection, no? Flicker last insanity, tas flicker ultimate din si Chester. So, good thing yun para sa kanila and napatay nila. Uy, Crown, mukhang inaapoy ng lagat, mga kaibigan. Ha? Itulak, inintoy po yung carry para napunta dun sa carry. Ito na yung malupit. Nakakuha pa sila ng Sanctuary Lord. Middle lane, hindi pa rin nila napupush para dito sa ano sa Kingpins. So, top lane manggagaling ang Sanctuary Lord. Paano nga naman i-defend? Pero kaya pang i-defend dyan kasi nga meron silang Kimi. Damage per second. Madali pa lang for them kasi nga hindi na kasi nakakapag-farm dito si ano si Kram na stuck na siya at level 11 at ang level 11 dito ay mga support heroes lang ng NXT Predator Solid as compared to level 15. Ganun sinasabi natin pag hindi nag pile up dito yung damage na isang Kimya, pinaka-asahan sa late game is si Esmeralda. Kasi late kanina na Esmeralda para naiwan niya din kasi napipilitan dito na sumama pagdating sa teamfight kasi kulang sila sa damage at nasisira dito ng NXT Predator Solid yung formation nila. But anyways guys, ito ang unang pangalawang Lord. Ang una pala, totoo na to. Tama. Sa top lane side ng Kingpins Dada, we have your Chester again. Pumasok na nakadiretso. Uy, combination talaga. Opo, ganda ng combination nila dito. Pero eto lang nga mga kaibigan, na basag papasok lang si Esmeralda, nalusaw. Pagpasok niya, nalusaw siya dun. At tatlo na lang yung natitira dito, double kill pa para sa kanila. And middle turn, yung kanilang gustong kuwanin. Pinasok pa nga, mukhang kaibigan, mukhang mapapatay si 619, triple kill para sa kanila. Pero uy, Chester, nabigyan dito, Rene J, power lock, mga kaibigan. Uy, nasa... Holy... Game number 2 time the series with 1-1 score. Congratulations to NXT Predator Solid.